Civil Reinforcement Conference awarding for bronze. Alisa Valdez dismayado nga po sa kanya nakuhang award bilang isang best outside spiker instead of MVP award. At ang Chocomucho Flying Titans naman po walang nakuhang award kahit isa. Bakit nga po ba? Unahin po natin si Alisa Valdez. Sa third set nga po ng laban ng Creamline Cool Smashers at ng Sherry Tigo ay na-injury itong si Phenom Alisa Valdez. At talagang kung makikita nyo po ay napasama yung kanyang pagkaka-injury kaya hindi na po siya nakabalik sa game. Ito po yung naging dahilan kaya kinulang po siya sa puntos para po ma-qualified at makapasok bilang isang MVP. Alam naman po natin guys no, na ginawa lahat ni Alisa Valdez ang kanyang magagawa para manalo ang kanyang team. Pero hindi po talaga natin inaasahan na may injury siya at hindi na po makakapasok ulit sa game. Kaya naman po no, nakakadismaya dahil marami po ang nag-expect na talaga makukuha ni Alisa Valdez ang MVP award for bronze ngayong PBL Reinforcement Conference. So sa Chocomucho Flying Titans naman po guys, wala po sila nakuha kahit isang award. Ngayon nga po ay patuloy pa rin pong binabash ang Chocomucho Flying Titans at si Dina Wong bilang mga snubber nga daw po sa fans nila. Lalo na po't wala sila nakuhang isang award no. Akit nga po ba hindi po sila na-qualified at kahit isa ay wala nakuhang award. Dahil nga po alam naman po natin yung standing ng Chocomucho ay halos nangulilat sila no. Ang dami pong player na mas magagaling sa kanila na na-qualified po para makakuha ng award. Well guys, magkagawin man, patuloy pa rin po natin suportahan ang Creamline Cool Smashers at ang Chocomucho Flying Titans sa susunod po na PBL Reinforcement Conference sa 2023 na po, next year na po yan. Kaya guys, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more updates. Maraming salamat po.